So what's up mga kasama, ito po kami. At kami po ay nagre-ready po na namimigay ng kunting tulong. Ay bago po ang lahat mga kasama, babatiin ko muna kayo ng Merry Christmas. So hindi man ako nakapagbati sa inyo nung Pasko. So ngayon po ay babati. Ngayon po ay kami po ay nagre-ready na po na magluto para sa aming ipamimigay po sa mga kasama natin na yung mga kasama natin, mga ngalakal, yung mga talagang walang tirahan. So ito po yung aming mga aming inire-reading pagkain mga kasama. Ito po yung hotdog lupo. Ayan. So ito po yung aming niluluto. So ayan. At kasama ko po nga pala si Ruan TV official vlog sa ating pamimigay. So samahan niyo po kami mga kasama. At hahanap po kami ng mga kasama natin na talagang walang ano mga kasama. At tayo tutulong. At mamimigay. So abangan niyo po kami mga kasama at hahanap po kami ng pamilya na aming mapagbibigyan. So ito po, hotdog, itlog. So yung mga aming lalagyan. So kailangan maraming ano. So yan po, samahan niyo po kami mga kasama. Talagang medyo ano lang aming tatrabahuin ngayon mga kasama. Aming susuyurin ating mga kasama natin. So yung mga kasama, ito talaga mission natin, yung tumulong sa kapwa. Sana tuloy-tuloy ito ng mga kasama, pero ito si Ruel Cool. Tuloy-tuloy yan. Alright, mga kasama. Tuloy-tuloy tayong tutulong mga kamaster, kahit sa konting paraan man lang, sa konting pagkain, makatulong tayo mga kamaster. Yan. Yes. Alright. Mga kasama. So ito na po mga kasama, kami po ay lalabas na para kami mamimigay. Ito yung ating kasama na si Rohan. Oh, samahan nyo po kami sa aming pamimigay mga kasama. Kami po ay bumababa para makapaghanap ng aming papagbibigyan. Ito po, pamimigay. 14,000 shares. Okay. 0, 1, 2, 3, 4. Sa lima. Boss! Boss, Willie Boy! Hindi naman plano. Hindi naman plano. Yan na nga po. Hindi naman compliant. Tara po. Samahan niyo po kami. Doon sa aming destinasyon. Maghahanap po kami ng aming mapagbibigyan. Na po, lalabas na po kami mga kasama. So tayo maghahanap. Ang kagalang-galang mga formado nyo. Ang kagalang-galang mga formado nyo, boss. Dami sa ano dyan eh. Kaso lang dikit po eh. Maganda sa ano eh. Isang ganyan lang. Tapos patagal mo isang oras eh. Kaso. Maganda sa ano dun eh. Saan? So yan na nga po mga kasama. May nakita na tayong ating mapagbibigyan. So puntahan natin mga kasama. Samahan nyo ako at pupunta natin. So ito si Kuya. Ano tayo? Kuya, magandang hapon. Merry Christmas po. Naparito nga pala ako.
O, pang ibibigay lang po ito, konting pagkain para sa inyo. Ano pong pangalan nyo, tay? Ryan. Ito po. Ati ating ibibigay ito si Kuya, yan ang pagkain. Bale, saan po kayo nakatira, Kuya? Sa Albano, nakitulog sa Albano. At sa Albano. Ay, sa Albano. Nakikitulog ka lang. So, wala talaga kayong tirahan? So, ito po si Kuya Ayas, wala pala silang talagang bahay. Pamilya po? Binata pa po. Ay, binata. Bale, ano pala kayo? Binata. Saan po yung province nyo po? Nanay ko, Cebu City. Tatay ko, Surigao del Sur. Oh, so, parteng Bisaya pala kayo. So, yan nga po. Ayan nga yung ano nyo po. At aking ano, Merry Christmas sa inyo. Kumain na po ba kayo? Kami lang ako. Ay, kailangan po, kumain na po kayo. Merry Christmas, Happy New Year. Mag-ingat-ingat po kayo dito sa ano, lalong-lalo po. Para kayong ano. Bali, saan kayo madalas nagtatambay, Kuya? Dito lang sa Isabel. Bali. Malayo-layo pa lang yung ano yun lang. Lakad-lakad lang. Lakad lang, no. So, yun nga po si Bayat, dito lang po madalas nagtambay. Nakarating daw po ng Cubao ang ano, lakad-lakad lang po. So, ayan nga po si Goyas na tamang-tama yung ating nadalang pagkain. Para tamang-tama yan, hanggang hapunan muna yan. Kasama na yun. Kasi di naman ano na matira. Kasi ano yan. So, Merry Christmas. Ulitin ko, Merry Christmas. At happy tayo. Happy New Year. So, sige, pwede ka nang kainin mo yan para may laman yung tiyan. Kasi mahirap yung puro kape lang, boss. Medyo kahit pa paano, Pasko naman ngayon. Bigayan tayo. At ano, yun nga po. So yan, pwede mo na yung kainin. At Merry Christmas ulit. Sige. Thank you sa oras. At mag-iingat ka lagi. Yo. So yan na naman po si Kuya Ayas, nabigyan na naman natin ng pagkain. At ayan na nga po, hanap po ulit tayo ng ating mapagbibigyan. Kasi Pasko po ngayon, mga kasama, kailangan natin mabigyan tayo ng hanap tayo ng ating mapagbibigyan ng ano. Kasi maraming salamat at naging mabait naman to si yan na nga po si Kuya Ayas. Talagang nagugutom na kasi kape lang po yung kanyang kinain kanina. Kailangan niya ng lagyan ng chat. So habang palayo tayo yan po. At ano na, nagugutom na po siya. So harap po tayo ulit mga kasama ng ating mapagbibigyan kasi mayroon pa tayong reserba. So tara, mga kasama, hanap tayo para marami tayong mapagbibigyan. Dito tayo sa may parting Belona, mga kasama, hanap-hanap po tayo.
Lahat-lahat lang po tayo mga kasama para baka sakaling may makasalubong tayo ng mga kasama natin dyan na ating mapagbibigyan. Para naman po may pamahagi naman natin yung ating dala-dala. Although nakapamahagi na po tayo ng isa, hanap pa po tayo ng isang mapagbibigyan. So, makasama. Samahan nyo lang po ako sa ating paghahanap. Dito po tayo naghahanap ng mapagbibigyan. Sino? Siya ba yun? Hindi, saan na lang magbigay? Tayo po po tayo mga kasama, balikan po natin si Kuya. Tay, Merry Christmas. Dito na naman po ako ulit para iabot sa inyo to. So ito si Tatay. Ano, abutan natin. Ang Christmas itong nagbihay. Po? BBS. Marami pa. So, naano lang ako kasi Pasko naman, kaya binalikan kita tay. Para mabigay ko lang yung kunting nakayanan ko. Maong. Maong? Oo. So, yun. Meron din po nagbigay at so, nandito. Kumusta naman ang Pasko mo, tay? Ha? Pagkain lang. Ha? Puro pagkain lang. So, darating tayo dyan, tay. Nung, money. So, paano yun? Yung Pasko nyo, tuloy-tuloy naman po yung darating? Minsan wala nang nagbibigay. Minsan wala din. Okay. So, naayos naman. At least nakaraos tayo sa Pasko.
Yun ang mahalaga dyan, yung maano tayo, Pasko. Eh wala tayong mga sakit. Maganda yan. Magaganda tong ano mo tay, mga alaga mo. Padami ng padami tay. Oh, dami naman silang pagkain. Buti naman at oh, madami pang ano, mga ano lang. Ah, sardinas gusto. Oh, kasi gagalisin na yan pag ano, panay-panay ang sardinas. So, yan nga tay. Ate, Merry Christmas ulit. Oh, Merry Christmas. Ate, Happy New Year na rin. So, yan nga po, mga kasama. Eh, nanalo ako ng ano, Lotto. Uy. Eh, 6 digit. Binola nung Biyernes yun eh. Oh. Biyernes, 24. Tapos, ang linagay, wala na po Lotto nung Biyernes. Hey. Kinuha ko nung Biyernes, alas 9:50, alas 9:50, 54. Binola nila alas 2. Eh, na ano po, na jackpot ko, 0-1-3-2-6-2. Ano nga, anong nangyari tayo? Ang panalo nung 600,000 million. Oo. Galing ako dun eh. Ang nakalagay ko sa draw niya. Draw, sabi niya. 0-2-2-0-0. Hold this top. Hold this top draw, sabi niya yun. Ang gusto ko sabihin. Tapos na yung, ano ko, tapos na yung stock ko, pivot. Tapos nalakay doon, 18. At 28. Oo, 28. 28, 21. Tapos 24. Nung 24, kinuha ko. Yung sa baba niya. Oo. Tapos 21 ulit. Tapos, alas 9:54, nakalagay. Yun ang kinuha ko, yung oras na yun. 24, kinuha ko. Alas 9:24, kinuha ko yung ano, nung 24, kinuha ko yung ticket, yung stab. Apo. Nung binola, alas 2. Alas 2 na binola, di nanalo, sinanalo yun. Oo. Yun ang lumabas eh. Eh, ngayon punta ko sa... sa amin, Lotto. Yun sa Mandaluyon, sa Proteng. Sabi niya, dito sa kulang muna. Old na yun eh, old stop na yun eh. 0-2-2-0-0, old stop. Nabola na. Eh, wala na akong nakalagay na yung stop. Sabi niya, 18. Eh, 24 po. 28. 24 po binuha eh. 24 na binola, Biyernes. Huling bola ng dalawang bola. Martes, bola. Biyernes, bola. Pero na-jackpot sana. Oh, jackpot na yun. Good. Noong Lunes, binola nila yon 21. Tapos nung 24, binola ulit, Biyernes. Tapos na siya, dalawang beses. Tapos, nilagyan niya ng 28. Sa 28 para ako, tapos ng bola. Ay. Eh, kinuha ko na yon. Tapos binola na yung araw na yon. Sabi niya, sa 28 para ako bola. Eh, paano yan tayang, ano nun, laban nun? Mandaraya eh. Ay, mga kasabay ko binigay, 4 digit lang. Ah, mga 4 digit lang mga pinamigay. Kaya ako jackpot. 0-2 yan, diba? 0-2. 0-2-2-1. 4. Kasabay rin kami punta nun. Oh, sayang naman po kung ganun. Sayang naman po yung inyong panalo. Sayang nga yun eh. 600,000 million. Oo, oh, di ang laking bagay sana yun para sa ano. Di ganun na lang tay. Ate, Merry Christmas ulit. So, aper tatay. Ako, Christmas nila ko eh. So, ayan nga po si tatay. Ano yung pangalan nyo ulit tay? Yulando. Yulando. So, maraming salamat sa oras sa tayo. Merry Christmas ulit. Merry
Oo. Yan nga po si Mang Wilando, kasama. Talagang sayang naman yung kanyang napanalunan sana ng luto. Eh, zero binula. Binula raw po ng 2018. 24 daw niya po kinuha. Pero ang sabi daw eh, ano na daw. Old stub na raw yung kanyang ticket. So, ano po yung gagawin nito at ay Yolando doon, mga kasama. So, ayan na nga po. Tapos na yung aming pamimigay. Papasalamat po ako sa inyo, mga kasama. So, ito nga. Pabalik na po kami sa aming trabaho, mga kasama. Eh, salamat. Naging successful naman yung ating pamimigay. So, sayang nga lang si Tatay Yolando. Kasi yung kanyang ticket ay ano na daw, old na. Hindi raw yung talaga yung bula ng luto. Sayang naman. Eh, pagkakataon na po na makahon sana yung matanda. Kaso lang, yun nga po, medyo naalanganin yung kanyang pagyaman. Naging sayang. So, ayan nga po. Sayang yung kanyang pagyaman ni Tatay Yolando. Eh, although nanalo daw sa ng loto, kaso luma na daw po yung kanyang ticket. Siguro eh, hindi natin po alam yung ano nga, bakit nangyari ng ganon. Pero ang sabi naman niya eh, bago pa lang daw siya tumaya. Kaso ang sabi naman daw yung sa loto eh, luma na yung kanyang stub, mga kasama. Hindi natin alam kung sino yung totoo. Buti malalaman natin yan sa susunod kung totoo yung sinasabi ni Tatay Yolando, mga kasama. Yan nga po. Tapos na po yung ating pamimigay. So dalawang matanda po yung ating nabigyan. So, nagpapasalamat ako. Naging successful yung ating pamimigay. Maraming salamat. Eh, Merry Christmas sa lahat. Ayaw po eh, ano na mga kasama. Tuloy-tuloy lang ating pagtulong sa kapwa natin. Tayong lahat para makatulong ng konti kahit sa pagkain man lang, mga kasama, eh, tayo makatulong. So sana nga po magiging ano tayo sa mga kasamahan natin, lalong-lalo po sa mga taong nangangalakal, mga kasama, tapos yung mga walang tirahan. Tapos yung kay Tatay Yolando po, iba naman yung po yung ano niya, nasabi niya eh, kanya daw po yung ano, pero natin alam po. Kung totoo man po nananalo, sana po may bigay sa kanya yung kanyang napanalunan. Balik na po tayo sa ating trabaho, mga kasama. Tapos na yung ating pamimigay. Medyo mahapon na.
Lakad-lakad lang po. Yan na nga po, malapit na tayo sa aming trabaho. Ito po tayo sa parteng bilo na mga kasama. Pakawid tayo mga kasama. Dito po yung ano, tulay mga kasama. Na tayo. Aming trabaho. Dito na tayo sa ano ngayon. Ay pinagtatrabahuan. Nice, Pogi. So ayan na nga po tayo ngayon, nandito na ako sa aming trabaho mga kasama. So medyo mahirap lang po yung sitwasyon yung si Kuya Lando.
Hindi natin alam po kung talaga siyang nanalo, kasi kung talagang siya po yung nanalo, maano sana yung ticket niya, sabi naman po ay luma na daw. Kaya hindi natin sigurado kung talaga siya ang nanalo. Kasi parehas po na single yung ating nabibigyan ng pagkain ngayon. So sana nga po matulungan natin kahit sa mga kunting pagkain lang po eh, tayo makapagbigay man ng kahit kunting tulong. So dito na po ako ngayon sa trabaho, kagagaling ko lang po. Naging successful naman po yung ating pamimigay, mga kasama. Kailangan kasi paminsan-minsan eh mag-aabot tayo ng ganun tulong. Yung lalo po nakasitwasyon yung dalawang ating napagbigyan ngayon. Ito si napagbigyan ko eh wala daw talaga siyang tirahan. So kung saan-saan daw po siya napapadpad, kahit sa Cubao daw po napupunta siya, naglalakad-lakad lang daw po. Medyo mahirap yung sitwasyon niya kasi medyo malayo po yung Cubao, mga kasama. Malakarin niya lang eh, ang minsan ang inaano na lang po daw ay kape. So tama-tama po yung ating ipamigay na ano. So ayan na nga po, mga kasama, tapos na yung ating pamimigay, kaya ito naman po tayo, bibisitahin po yung aming mga tanim. Kasi dalawang araw po sunod-sunod yung ulan. So bisitahin natin yung mga pananim na mga gulay, mga kasama. Para naman po tingnan natin kung talagang malusog. Tara, manyo ako, mga kasama. Papakita ko kung paano. Dati katatapos lang natin namigay ng pagkain sa mga kasamahan natin na nangangailangan ng tulong. So ito, mga kasama, pakita ko ulit yung aming mga pananim para pagkatapos natin namigay ng pagkain eh, kailangan natin bisitahin tong ating mga pananim. So tingnan natin, mga kasama. So ito nga po yung aming mga pananim na, mga kasama, talagang mausbong na. Ito yung mga pitsay. Para pag ito pwede nang harbisin, mga kasama, ito rin po ating ipamimigay din natin itong mga to. Ito, mga upo. At po, ito mga pitsay, mga kasama, pwede na tayong mag-harvest dito para maluto at mapamigay din sa mga kaibigan natin na nangangailangan, mga kasama. Katulad nga kanina po, bibigay lang po natin pagkain sa mga kasamahan natin sa labas na talagang walang pagkain, wala pang tirahan, nagtitiis lang po sila na kape na lang po yung iniinom para maibsan lang yung kanilang gutom. So talagang nakakaawa po yung mga ano ating no, kailangan natin abutan kahit unti man po. Talagang malaking tulong din para sa kanila. So ito po yung aming mga pananim, mga kasama, para pag na-harvest ipapamigay din natin to sa mga nangangailangan. Nga po ito, talong, mga sili po namin, medyo namunga na po sila. Ito, bunga na po, sili. Medyo mainit ang panahon, kaya medyo kumuluntoy, mga kasama.
po yung aming mga pananim na patula, mga kasama. Dami na pong bunga. Tingnan natin. Mga patula, sitaw, upo. Kaso yun nga po, mainit lang dito sa aming pinagtanim naman, kaya hindi na po ganong kasigla. Pero marami pa rin siyang bunga, mga kasama, yung upo namin. Yan po. Medyo mainit. Tapos biglang ulan. Yung parang napapasma din po sila. Yung mga aming pananim. Kayo din, mga kasama, gusto nyo makatipid kahit sa paso lang doon, kahit sa paso lang pwede tayo magtanim ng mga patula, upo, talong at saka mga pitsay. Mga kasama, yan, ito lang po yung pinagtataniman namin, mga paso lang, mga kasama, pero malalaking paso. Yung ugat na eh, maka ano. Ito po, malaking ano po yung pinagtaniman namin. O, malaking paso. Kailangan kasi yung ugat niya eh, malawak yung ginagapangan para hindi siya maipit. Yun po yung aming ano dito, mga kasama. So tayo'y magtanim ng aming gulay. Boss, kusta? Yan po si boss. Yan ang bossing. Ito po yung aming mga ginawang anuan, mga kasama, mga alamre. Alamre po. Yan, straw lang po yung ginawa naming gapangan. Para hindi, para makagapang hanggang sa taas. Ayan po. Ano man tayo, kailangan natin magtanim. Hindi lahat po yung ano eh, kailangan bilhin. Magtanim din po tayo. Ng sari-saring gulay, mga kasama. So ayan nga po yung aming mga pananim. Tusok-tusok pa na walis ting-ting to, mga kasama, para hindi ano yun ng mga ibon. Ano kasi po ng ibon eh. Yan po, maraming mga tusok-tusok na ting-ting. Tara po, samahan nyo po ako. Tignan din po natin yung mga pananim namin sa baba. Yung naming mga okra.
Ito na po yung aming mga taniman dito sa baba. Meron po kami dito ang mga okra, mga kasama. Yan. Yan po yung aming mga pananim na okra. Yan, malalaki na po. Marami na pong bunga. Yung ano. Panghalo sa pakbit. Talagang marami po tayong ano dito, pananim mga sama ito. So mga sama, sili. May mga sili po kami. Talagang namumula-mula na sa mga hinog. Mga bunga. Talong, may mga bunga na po yung talong namin dito. Kamatis. Yung aming mga okra. Yan, mga pananim. Ayan nga po, talagang kahit sa paso lang mga kasama, tanim po tayo. Tara! So ayan na nga po mga kasama, na-share ko na naman po yung ating ano, pamimigay ng ating kapwa nating mahihirap mga kasama. Tayo'y napagbigay na naman po ng kunting tulong. Kahit ano po, kunting pagkain ay talagang kailangan natin ano, para tayo makapagbigay po sa ating mga kasamaan na walang mga walang tirahan, para kahit papano eh nakaka ano naman ng ubag loob ng damdamin, na lalong lalo po pag yung mga bibigyan natin eh halos mangiyak-iyak po sa ano pag natatanggap nila yung kunting biyaya na galing sa atin. Kailangan po talagang magtulungan po sa ating mga kasaman, lalong lalo sa mga walang tirahan. Yan po yung aking boss, si Boss Kaloy. Yan po. Pinitira mo yan? Kalim ko dyan? Ngayong ano yan? Sili? Ah, marami pa tayong sili pala dyan mga kasama, may mga tanim pa kami dito. Ayun, talong. Nakatis pa. Ayos. So, sana po panatilihin nyo po kaming malakas mga kasama, para tayo marami pa tayong matulungan na kahit di man natin sila kaano ano, eh, kailangan natin yan
yun nga po yung ating ano. Bali ano lang po, binibigay po natin ng pagkain eh, malaking bagay na rin po kahit papano. Lalong kaya kayo din po mga kasama, kung may makita naman po kayo na na ganyan po na walang mga tirahan eh, huwag po kayong mga kasama na magbigay, tayo magtulungan sa ating mga kapwa nating mga lalong lalo po sa mga walang tirahan, kailangan po magbigayan. Total naman po eh, Pasko naman po ngayon mga kasama, dahil magbabagong taon pa, so pag tayong magano na mabigay sa ating mga kasamahan nating walang tirahan, mga kapwa natin, mga ngalakal, mga kasama, mamigay po tayo para naman po eh, wala man lang silang pamilya eh, kahit tayo ano, magiging pamilya ng panandaling oras lang mga kasama. So, yun nga po ang ating kaya mga kasama, yung ating katulad yung si Tatay Yolando mga kasama, ang sabi niya ay nanalo daw ng loto, pero bakit ganon na sinasabi, talagang sinadya pa na daw pinuntahan yung ano mga kasama, yung para ma-verify kung totoo siyang nanalo. Pero sabi daw eh, old na raw po yung ano, luma na daw po yung kanyang ticket. Hindi natin alam po kung ano yung nangyari. Kung hindi ko nga din mawari yung mga kasama kasi bagay, hindi naman po natin alam yung pangyayari na ganun. So yung ating kasamaan mga kasama, yung aking unang binigyan eh, yun ako na naawot at hanggang Cubao daw mga kasama, hanggang Cubao nilalakan niya lang daw eh, tinanong ko nga kanina kung kumain na eh, kape lang daw yung kanyang kinain. Tapos napaka ano naman po yung gano'n, anong oras na po ngayon eh, kape pa lang daw yung kanyang naano sa tiyan niya. Tayo nga mga kasama, pag hindi lang tayo nakakain ng isang kainan, medyo kumakalam na po yung sikmura natin. Yung nga yung medyo naano yung ano ko kanina, yung daming po mga kasama, dahil kape lang daw yung kanyang ininom. Ibig sabihin po, talagang nagugutom ngayon kuya. Maaaring naano tayo, nagiging ano din tayo mga kasama sa ganyan. So kayo po mga kasama, pag may nakita po kayong nakaupo, talam nyo naman po na wala siyang matuluyan at saka makainan, kunting abot-abot lang mga kasama, para naman po kahit pambili man lang ng pagkain o kaya tinapay, para maipsan lang yung kanilang gutom. So nga po yung ating ano kasama, kailangan natin mag-abot kahit kunti lang para sa kasamahan natin walang tirahan.
lang bago sana tayo wag sana tayong ano maging maramot, tayo po sana ay magtulungan kasi yun nga po mahirap na nga po tayo lalong lalo na po yung mga nakatambay lang po sa labas, lalong lalo yung wala silang alam kung sila nila kukunin yung pagkain nila sa araw-araw. Lalong-lalo yun si Kuya no kanina. Malayo pa daw yung kanyang mga magulang. Surigao daw at saka nakapaw yun. Mga kasama. Medyo nalungkot ako kanina dahil silang dumagisa. Tapos nagkikitulog lang daw sa malayo daw na kamag-anak. Pero nakakarating daw po daw siya ng kubaw na naglalakad-lakad lang. Magawang so ganyan nga po. Ano ko lang po sa inyo na tutulong tayo para sama-sama tayong maano yung mga kasama natin, tulong-tulong tayo mga kasama para sa ating mga kaibigang mga ano lang sa labas, lalong-lalo po yung mga yung umalis na lang sa kanilang lugar mga kasama tapos pumunta dito sa Maynila, yung hindi naman po nila alam kung saan sila tutuloy, yun ang mas mahirap mga kasama, lalong lalo tapos pagdating dito wala naman silang matrabahoan, yun ang napakahirap na sitwasyon, yung pupunta ka lang dito sa Maynila tapos wala kang matuluyan. Ganun siguro nangyari kay Kuya kanina mga kasama, yung unang nabigyan natin ng pagkain. Talagang tapi pa lang daw yung kanyang kinain mula kanina pang umaga. Siguro kanina pang umaga yun, yung tapi na lang, tapi na yun. Medyo mahirap po yun nung ganun. Ano tayo, tulong-tulong mga kasama para sa ating para naman po maano sa maano naman yung ating pamilya na ano man, siguro naman po tutulungan po naman nila yun para pamilya natin ang mawalay sa mga kamag-anak. Nakahirap po ang sitwasyon na ating kinakalagyan, lalong-lalo po na nakikipagsapalaran lang po na pumunta dito. Kailangan po tayo tumulong. Para baka sakali po mapadpad man tayo sa ibang lugar at wala tayong wala tayong baka tayo din po ay matulungan nila sa ganun si sitwasyon. Kaya nga po binalikan ko po si Mang Yolando mga kasama kasi talagang siya yung gustong gusto kong tulungan. Kasi po dyan lang po talaga sa gilid-gilid hanggang sa atin na babahay-bahay. Gustong gusto ko po yung tulungan mga kasama. Kaya binalikan ko nga ngayon dahil sa Pasko naman.
Kaya yan nga. Kaya sa susunod mga kasama, babalikan ko ulit si Kuya Rolando para ano naman po, maabot-abotan ng kunting tulong. Balik-balikan natin po sila, mga taong nabigyan na po natin, lalong-lalo po yung mga walang tirahan. Balik-balikan po natin sila para maabot-abotan ng kunti na pagkain. Please, hindi na nila bibilhin yun mga kasama. Malaking tulong na rin para sa kanila yon. So tulungan nyo po kami mga kasama na kabot-abot ng kunting tulong sa mga kaibigan natin, na lalong-lalo yung walang mga tirahan. Tulungan nyo lang po kami mga kasama, hindi tayo ano. Marami pa tayong matutulungan mga kasama sa panahon ito, lalong-lalo yung nagdaan na pandemic. Lalong-lalo po sana tayong maging ano, mapagbigay lalong-lalo sa mga taong mayroon. Sana po wag din po kayo maging maramot. Tayo po sana ay mamigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Kaya para naman po may share natin yung konting blessing na dumarating sa atin. At ano nang lalong-lalo sa mga ganitong sitwasyon, magpapasko nga po. Pero marami naman po ang taong nagugutom. Kaya po sana po sa ganitong pagkakataon, tulong din po tayo mga kasama. Para ano naman, tulong-tulong lang. Marami pa ka tayong mabibigyan ng tulong mga kasama, lalong lalo pa dun sa dito. So samahan niyo po ako sa ating paghahanap ng matutulungan. So ayan na nga po yung ating misyon, yung mamimigay ng kahit kunting tulong mga kasama, napapasaya din natin sila. Hindi naman sobra-sobra, kahit kunting oras lang po napapasaya natin sila. Maging ano sa ating mga kapwa natin, lalong-lalo po sa mga natulungan na natin. So samahan nyo na rin po ako para dadami pa yung ating matulungan sa ganito Pasko, yung hanggang pandemic dyan mga kasama. Marami na nangailangan ng tulong. Sana po kayo, tayo ay mamibigay ng tulong. So ayan na nga po mga kasama, ito yung ating video. Medyo mahaba-haba po kasi gusto ko lang po yung mga ating nagawa, lalong-lalo sa
yun nga po, pagtutulong, yung ating pagtatanim, yun po yung ating i-share sa ganitong habang oras na video natin. So, kayo po, magtanim-tanim po kayo. Sa kahit sa mga paso-paso lang po eh, malaking tulong na rin po yun para sa atin. Kahit sa paso lang po tayo magtanim, yun po ay pwede natin maitulong din sa mga kapitbahay natin, lalong-lalo po yung mga kapitbahay natin na medyo kapos. Pwede natin maitulong po yun sa kanila kasama kahit sa paso lang. So marami tayong magagawa ng paraan mga kasama, kahit sa pagtatanim lang po ng gulay-gulay. Ayan. Pag nagtanim ka ng gulay mga kasama, talagang pwede mong i-share sa mga kapitbahay mo. Ayan po. Kahit ganun din po yung ating pamimigay ng pagkain. Ganun po yung nun. Kaya nga po kami nagtatanim po dito sa aming trabaho mga kasama. Kahit sa pasulan kami, at least marami din po maraming napamamahigi ang amin, maraming humihingi yan mga kasama. Kasi masarap daw po yun, fresh kung tayong magsawang tumulong sa ating mga kasama natin na nangangailangan. So, sa ganitong sitwasyon, mahirap ang buhay. Maraming salamat din po sa mga taong nagbigay ng blessing din po sa amin. Lalong-lalo sa ngayong Pasko, mga kasama, maraming talagang nakapagbigay din ng blessing sa amin. Kaya yung blessing na yun mga kasama, sinishare din po namin sa ating mga kasamang walang mga tirahan. Ito, yun nga, magpapasalamat ako dahil madaming nagbigay ng blessing, na-share din natin ng konti. So, maraming salamat ang kasama. Samahan niyo po kami sa aming pamibigay ng tulong kahit yung payman mga kasama. Huwag po kayong magsasawang magsuporta sa aming lalong-lalo po sa ating YouTube channel mga kasama. Nagpapasalamat ako sa aming sumusuporta at susuporta pa. So maraming salamat. Hanggang sa muli mga kasama. Maraming po ako sa lahat. Maraming salamat. Magandang hapon.